Blessed day mga kapamuso. Kamusta na po tayong lahat? Ako po muna ay gagamit muna ng microphone ngayon dahil nakaraan po ang daming kahul ng aso at ngayon po medyo maingay, umuulan-ulan at marami pong maingay sa paligid. At ngayon po ituloy na po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ating statement of faith number 3. Kapahayagan ng ating pananampalataya na pag-aralan na po natin yung una ating napag-aralan na tayo po ay naniniwala ang Biblia na ito po ay galing sa Diyos, walang kamalian, ito po'y batayan ng ating pananampalataya. Tayo din po ay pinag-aralan din natin yung statement of faith number 2 na naniniwala tayo sa isang tunay na Diyos. At ngayon po sa ating number 3, statement of faith, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Statement of faith number 3, basahin ko po muna, we believe in the Lord Jesus Christ as the eternal Son of God. As such, we believe in His A, B, C hanggang F, virgin birth and humanity, deity o ang kanyang pagkadiyos, sinless life, substitutionary and atoning death on the cross, bodily resurrection from the dead, and lastly, ascension into heaven and exaltation to the right hand of God. Mga kapamuso, hindi po natin papag-aralan ng lahat yan, iisa-isahin po natin yan linggo-linggo, pero dito po muna tayo mag-focus sa unang bahagi. We believe in the Lord Jesus Christ as the eternal Son of God. Naniniwala kami sa Panginoong Jesucristo bilang walang hanggang anak ng Diyos. Doon, pag-aralan po natin yung tatlo. Panginoong Jesucristo. Lord Jesus Christ. Dahil dito sa tatlo na yan, marami na po tayong mauunawaan dyan. Hahatiin po natin sa tatlo para mas maintindihan pa natin lalo, Lord Jesus Christ, the authority of Jesus, the name of Jesus, and the title of Jesus. Dito po unang-una sa the authority of Jesus o kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay tinatawag natin siyang Lord. Pag sinabi nating Lord, ano po ba ang ibig sabihin ng Lord? Master. In layman's term, para mas madali nating maintindihan, pag sinabi nating Lord or Master, sa panahon natin ngayon, sa pinakamababaw, boss o amo. Ang ibig sabihin po, pag tinasabi nating si Jesus ay ating Lord, ang sinasabi natin ay siya yung masusunod sa atin. Yung mga utos niya yung masusunod. Hindi natin siya ituturing parang genie. Kung meron tayong gusto, automatic. Lord, bigay mo sa akin to. Hindi ganon. Dapat ituturing natin siya bilang ating Lord. Pag tayo mananalangin, tularan natin siya. Lord, not my will. Saan ba nanggagaling ang authority o kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Jesus is Lord because yung authority has been given to Him by the Father. Sabi dito sa Matthew chapter 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At sinabi rin po sa John 3:35, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. At sa Philippians chapter 2:11, sabi naman, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Mga kapamuso, ituring po natin ang ating Panginoong Jesus bilang totoong Panginoon ng ating buhay. Pag tinatawag natin siyang Panginoon, ang ibig sabihin nito, ikaw ang masunod sa buhay ko. Dahil alam niyo po, karapat-dapat po talaga na si Jesus ay maging Panginoon. Bakit siya karapat-dapat? Yun na, nalaman na natin. Sapagkat ibinigay sa kanya ng Diyos Ama yung authority. At number 2, bakit karapat-dapat na maging Panginoon ng ating buhay si Jesus? Ito po ay dahil sa kanyang pangalan. The name of Jesus. Ano po yung the name of Jesus? Ano po yung ibig sabihin nito? Bakit siya dapat maging Lord? Because yung kanyang pangalan mismo, sapagkat yung pangalan niya, yun siya. Siya ay Savior natin.
si Jesus ay karapat dapat na maging Lord dahil siya ay ating Savior. At makikita po natin niya sa kanyang pangalan na pag-aralan na po natin to before. Ang pangalan Jesus ay galing sa salitang yasha, verb na ibig sabihin ay salvation. Na ang mensaheng ibinibigay is Yahweh saves. Mababasa natin niya sa Matthew chapter 1 verse 21 kung saan si Jesus ay binigyan ng pangalang Jesus dahil siya ay magiging tagapagligtas natin. Ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. At ito po, gusto ko pong i-share sa inyo yung Exodus chapter 15 verse 2. Sabi dito, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdudulot ng kaligtasan. Sa English yan, salvation. Alam niyo mga kapamuso, pag pinag-aralan natin yung original word niyan sa Hebrew, makikita niyo po diyan. Ayan, sa Strong Concordance, so dictionary, yung Yeshua, makikita niyo po Yeshua, yun nakalagay yun. Salvation, Yeshua. Galing doon, word origin, Yasha, definition, salvation, yung mga merong bilog, makikita niyo naman po diyan sa screen. So makikita po natin dito, yung name ni Lord Jesus Christ is Yeshua. Jesus kasi nga English kasi, di ba? Pero Yeshua ang kanyang pangalan doon na nakasulat sa New Testament. At makikita rin natin yung Yeshua doon sa Exodus chapter 15 verse 2. Yun yung ginamit na salita doon sa salvation na word sa Exodus 15:2. Talagang si Jesus ay karapat-dapat na maging Lord ng ating buhay sapagkat siya ay ating Savior. Siya ay Savior. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay maligtas, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mas maiintindihan pa natin ang kanyang pagiging Savior pag pinag-aralan naman natin yung kanyang, yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung the title of Jesus. Ano po yung titulo niya? Siya po ay Christ o Kristo. Ang Christ po ay hindi po siya apelido. Okay? Ang Christ ay titulo na ang ibig sabihin ay Messiah o sa tinatawag ng mga Hudyo to, Hamashiach, o na, ang literal na ibig sabihin ay anointed or anointed one. Alam niyo po yung mga Messianic Jews, tinatawag nila si Lord Jesus Christ, Yeshua Hamashiach. Nanonood po ako ng mga testimony ng mga Messianic Jews, nakakatuwa kung paano sila maligtas dahil mga kapamuso, majority po sa kanila ay marami pa rin sa kanila ang hindi naniniwala kay Kristo. At ang tingin nila kay Kristo ay kalaban. So yun po. So mamaya po, ipapanalangin po natin sila. So ngayon, balik po tayo. Kristo na ang ibig sabihin ay anointed or anointed one. Ano po ba ang ibig sabihin ng anointed? Ang anointing po, ayan po ay pagbubuhos ng langis. Di ba? Binubuhusan ng langis. Yan po ay bilang pagtatalaga sa isang special na gawain pag ikaw ay tinatalaga bilang pari, hari, at maging propeta. Ang anointing din po ay ibig sabihin din ay consecration, pagbubukod. Ang anointing ay ibig sabihin din po ay power. Kung makikita natin sa story ni Elijah at Elisha, sabi ni Elijah kay Elijah, bigyan mo ko ng double portion of anointing. Ibig sabihin double portion of power. At gusto ko pong i-share sa inyo yung Luke 4:18. Ito po'y binasa ng ating Panginoong Jesucristo. Binasa niya yung Isaiah 61:1. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor and so on and so forth. So yun po, mababasa niyo naman po sa screen. He anointed me. At alam niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesus dyan, ngayong araw na ito, natupad ang salitang ito. Para mas maintindihan natin yung pagiging Kristo ng ating Panginoong Jesus, pag-aralan muli natin, ano yung tatlo na yung kanina? Yung ina-anoint ng oil, yung priest, prophet, and yung king. Ito po, tinatawag ng iba to, threefold office. Si Lord Jesus Christ po, bilang Kristo, siya po ay priest, pinakapunong pari, siya rin ay propeta, at siya rin ay hari.
Tingnan natin, isa-isahin po natin. Si Jesus bilang pinakapunong pari. Ano po ba ang trabaho ng priest? A priest is a mediator, taga-gitna, a bridge to lie between God and human beings. Nasa gitna. Ang priest ay nasa gitna. God and man. Siya yung nasa gitna. Siya din yung nag-offer ng mga sacrifices in behalf sa atin. So, sa mga tao. Makikita po natin dito sa Exodus 28:41 na si Aaron at yung kapatid ni Moses at yung ibang mga anak niya ay binuusan ng langis ni Moses bilang pagtatalaga, bilang paglalaan sa kanila, bilang pagtatalaga, bilang pari. At makikita po natin dito sa Hebrews chapter 4 verse 18 na si Jesus yung pinakapunong pari. Sabi dito Hebrews 4:14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Si Jesus yung high priest, siya yung pinakapunong pari. Ano yung trabaho ulit ng priest? Siya yung mediator. Si Jesus yung gumitna. Kaya nga, napaka amazing po talaga dahil si Jesus, tinanggap niya, nagkatawang tao siya, at the same time, he is God. Kaya karapat dapat siya maging taga-gitna. And ang kaibahan pa dito, yung mga pari nung sa Old Testament, pag nag-o-offer sila ng mga sheep, yung mga tupa, tapos yung mga baka, pero dito, si Jesus Christ bilang pinakapunong pari, yung sarili niya mismo yung in-offer niya para tayo ay mapatawad sa kasalanan. Okay? Si Jesus bilang propeta. Ano po ba ang trabaho ng propeta? Ang propeta ay messenger ng Diyos. A messenger sent by God, a person who speaks for God. Ang propeta, nagsasalita siya in behalf of God. Dalawa po yung ibig sabihin nung pag ang propeta po, dalawa po usually yung ginagawa niya. Una yung foretell, and then yung foretell o foretelling. Ano po yung foretell? Ibig sabihin po niyan, sinasabi niya yung future. Kung ano yun, kalimbawa, yung sa Matthew 24, si Lord Jesus Christ, sinasabi niya yung mga mangyayari sa future. Yung foretell naman, sinasabi naman niya yung gustong sabihin ng Diyos. Siya yung nagiging tagapagsalita. Tinatawag niya yung mga tao para magsisi. At mas maiintindihan natin yan sa memory verse natin, doon sa John 4:24, sabi dito, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Yan, konti na lang po yung oras natin. Bibilisan ko na po. So makikita po natin dito, Acts 2:22, sa Acts 3:22, na si Lord Jesus Christ ay siya yung katuparan, prophesied na propeta. Sinabi po dito sa Acts 3:22, sapagkat sinabi ni Moises mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Yan, si Moses po nagsasalita yan. Deuteronomy 18:18 po yan. Pero sinabi po dyan sa Acts 3:22, sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. So, si Jesus po yung tinutukoy dito at makikita pa nga po natin, mas maintindihan natin pag binasa natin yung verse 24 and verse 26. Si Jesus ay bilang Kristo, siya ay ang trabaho, isa sa mga trabaho niya ay maging propeta. Ano po ibig sabihin uli ang trabaho ng propeta? Sabihin kung ano yung inaharap at sabihin kung ano ang ipinapasabi ng Diyos. Kaya kailangan po nating sundin kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang kanyang salita ay hindi sagan ng kanyang sarili kundi galing sa kanyang Ama. Siya ay mensahero ng Diyos. Okay? Jesus as the King. Si Jesus ay hari. Ano ang trabaho ng hari? A king is a person who has supreme authority over a territory. Siya ay merong kapangyarihan. Siya ay ating Lord. Sabi sa Pahayag 19:16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Si Lord Jesus Christ ay hari. Alam niyo po, di ba?
halimbawa magbigay tayo ng example na inanoint yung hari, halimbawa yung kay Haring David, di ba? Sila ay binuhusan ng langis ng propeta, ni propeta Samuel. Binuhusan ng langis sapagkat siya ay tinatalaga bilang hari. At si Jesus ay hari natin. King of Kings, Lord of Lords. Kaya nga, mga kapamuso, bilang pagtatapos sa atin, patuloy na lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Sa ating paglapit sa Kanya, huwag nating kalilimutan, lagi nating alalahanin that He is our Lord. Siya yung masusunod. At sa ating paglapit sa Kanya, lagi nating alalahanin ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. Ililigtas Kanya. Huwag tayong maihiyang lumapit sa Kanya sapagkat mahal niya tayo. Si Jesus, siya rin ay Kristo. Siya ay pinakapunong pari. Tayo ay lumapit sa Kanya sapagkat siya'y namamagitan para sa atin. Tayo ay lumapit sa Kanya kung meron tayong gustong malaman sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos para ipaalam sa atin kung ano ang ibig ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. At lumapit tayo sa Kanya na may takot bilang hari. Kaya nga sa ating pagtatapos ay ipanalangin po natin ng mga Hudyo na patuloy na kilalanin na nila si Jesus. Dahil hanggang ngayon po ay marami sa kanila hinihintay pa rin ang kanilang Mesiyas. At hindi sila naniniwala kay Kristo. Kagaya nung pong 2010, meron ako na po na video, kumakanta sila ng "We want Moshiach now. We want Moshiach now. We don't want to wait." Hanggang ngayon, gustong-gusto nilang mamit na yung kanilang Mesiyas o yung kanilang Kristo. Noong 2019, merong concert ng mga Messianic Jews, inatake ng mga Jewish protesters, mga sapagkat feeling nila traitor tong mga Messianic Jews na ito. Kaya mga kapamuso, sa ating pagtatapos, ipanalangin natin yung mga Jewish people na malaman nila at tanggapin na si Jesus talaga yung kanilang matagal nang hinihintay na Jewish Messiah. At ipanalangin din natin yung mga Messianic Jews at yung mga groups na maingatan sila habang ipinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Maraming maraming salamat po mga kapamuso. God bless.